So mga kabahay, so may good news nga kami sa inyo, may magandang balita kami sa inyo. So may bagong project tayo dito sa General Trias Cavite na welcome lahat ng Pag-ibig member, kahit hindi Pag-ibig member. Along the highway pa siya mga kabahay. Oh. Yan tara, abangan nyo to hanggang dulo mga kabahay. Napakagandang balita nito para sa mga naghahanap dito sa Gentry. Tara! Ayan, magandang buhay mga kabahay all over the world. So again, nandito nga tayo ngayon sa bago nating project dito sa General Trias Cavite. So bago natin i-feature, papakilala po muna ako again, si Randy Salvador, of course po ang aking Mrs. Kabahay, Julian Salvador, kayo po ang susi at tulay, patungo sa pangarap ng bahay. Ayan, so ayan, bagong project nga po ito sa General Trias Cavite. So aside from along the highway na po yung project natin, ayan. Sa General Trias Cavite po ito, syempre once na say General Trias Cavite sa flood-free area, itong in-offer din po namin is a small community lang po. And may in-offer din po tayo ditong shop house. Sa left side po natin, shop house po yan, upon entry. Sa right side din natin, shop house din po yan. Then walking distance to duplex homes unit. So mga duplex twin homes unit po yung in-offer natin, duplex po. Once we say duplex, magkatabi lang po siya na dalawa. And 188 units lang po yung in-offer at small community lang, di ba? Ang ganda pa ng community. Complete finish turnover pa. Tara! Ayun mga kabahay, so andito lang tayo ngayon sa bago nating project dito sa General Trias Cavite. Nandito tayo ngayon sa Springside Gentry Homes located at Barangay Pasong Kawayan, General Trias Cavite. So yung ino-offer nga natin project dito. Yung bagong project natin dito is a duplex twin homes unit with the lot area of 69 square meter. Then floor area naman po is 60.75 square meter. So complete finish, 2-story duplex twin homes po yung ino-offer natin dito. 3 bedrooms, to toilet and bath, dining area, living area, and with parking space po. So ready ka na ba? Alam ko excited ka na rito kasi General Trias Cavite, bihira magkaroon ganitong kagagandang project. Tara! So yan, ito na si model house natin dito mismo or actual turnover mismo. Papasukin natin dito kung makikita yung design niya outside. From the ceiling, grabe ang taas. Sobrang taas ang ceiling niya kung makikita nyo. Ang taas-taas ang ceiling. Then kung makikita nyo yung design niya, yung mga windows niya. Lakas pa makashoot siya kung makikita nyo. Meron siyang side windows or side glass. Diba? Then kung makikita nyo, sa second floor, first floor pares po siya may awning na nakatapat sa bintana natin. So first pares siya may protection during rainy days mga kabahay sa mga windows natin. And modern design na rin po siya. Yung kulay niya, ayun na po yung turnover natin dito mismo. Tara, sukin natin. Yung frontage natin, actually mga kabahay, di pa kasi ito tapos, pero syempre tapos yung model house, pero yung harapan natin ng bahay, hindi pa siya napipinish, pero yung loob okay na pwede natin pasukin. Dahil excited kami i-present sa inyo itong project na to. Ayun yung frontage natin, almost 2 meters yung frontage, tapos yung gilid natin dito, may parking space pa tayo rito. Ah, yan, hanggang dito po yan. So kasya po isang sasakyan talaga rito sa gilid natin para may parking space tayo. Kasi duplex twin homes unit naman po ito, kahit regular lot lang po is may parking space po tayo. Tara, pasukin natin. Ay, kung makikita nyo to, mataas pa talaga siya. Oh. Ang taas niya pa kasi di pa siya na-elevate, di pa siya naayos. Pero dahil gusto namin i-present na sa inyo itong project na to kasi napakaganda, papasukin na natin. Yeah! Yan! Ayan mga kabahay. Ayan nga, pagpasok nyo pala mga kabahay, anong napapansin nyo, di ba? Ayan agad yung living area. Kung makikita nyo, para siyang may division dito kasi yung hagdanan natin, hindi siya nakadiretsyong ganyan. Nakapaganito siya, ibig sabihin, parang nakapartition or may division yung dining area, ay living area and dining area. Ayan, ito yung living area natin. No? This is our living area. Kita mo, nakadivision na siya, nakalagay ka lang dito ng isang sala set, sofa. Ayan, pwedeng-pwede na, di ba? Napaganda, dalawang windows dito. Sliding windows na rin po lahat ng bintana natin dito. Ayan, sliding windows with aluminum frame. Sukatin natin, hindi ko nadala panukot ko. Yan, kalahati ko po, hanggang dito po, yung lapad ng bintana. So, standard naman po yung size niya. Outlet, may outlet po. Yan,
Dito rin po nakalocate yung isa nating bintana. Sliding windows din po yan. Yung pintuan natin, mga kabahay, solid wood. Di ko napakita kanina eh. Solid wood po yung gawa ng pintuan natin kasi kung makikita yung design niya. Yung kulay niya, so modern na rin siya or lakas makasosyal or elegante tingnan. Lakset natin, ganito na rin po siya. Hindi siya doorknob na di-open. Ganito na rin po yung design niya. Yan. And aside from that, kung makikita yung ceiling, ang taas, sobrang taas ng ceiling as in. Hindi po dahil sa binibenta ko to, kaya ako sinasabi, pero sobrang taas po talaga ng ceiling as in kung makikita. And na rin po yung design niya, painted na rin po siya. Islab na rin po yan. Then, dito naman po nakalocate ang ating dining area. Diba? Kung makikita nyo ay yung hagdanan. Nakapartition siya, yung dining area niya, ang laki. 6-seaters. 8-seaters na lamesa, kasyang-kasya po dito. Ito naman po yung kagandahan dito. Yan. Dito po yung countertop. Countertop natin, nakatiles na rin yan. May base cabinet. Then, pakita natin yung stainless sink misis. Ayan, yung stainless sink niya, dalawa na siya. Hindi siya yung isahan lang. Nakabukod na siya. Pag-hugas nyo, liupat dito sa kabilang tubig, banlaw, diba? Para ka nasa restaurant. Nagtrabaho kasi ako before sa restaurant, mga kabahay. Outlet, meron din po tayong nakalocate na outlet dito for rice cooker or sabihin natin for oven. May outlet din pong isa ron. Then sa tapat ng lababo natin, may nakalocate din po na isang sliding window sa bintana. Yan. Sa toilet and bath, ito naman yung first toilet and bath natin sa baba. Yan. Common toilet and bath lang po ito mga kabahay. May bintana dito para nakakasingaw yung toilet natin. May laboratory, toilet bowl. So nakabang na po tayo, di ba lang nalalagyan, pero nakabang na po yung faucet natin dito. Yan. Sa pintuan naman natin, plastic PVC type din po yung gawa. Yan. Then dito po, may service area pa rin dito, pero katulad nga po ng sabi ko sa inyo, ay hindi pa rin siya ganun kaayos kasi di pa siya napipinish. So yung bahay pa lang po talaga may pe-present namin. Pero pakita na rin natin ng konti. Yon, dito naman po, kung makikita nyo, halos 2 meters pa rin po rito sa likod. Yan, 2 meters din po rito sa likod pa na pwede natin i-relocate dito yung ating kitchen or yung countertop para yung buong loob natin is magiging dining area na lang. Diba? Yan, taas ng ceiling. Yan. Then, kung makikita nyo po, ay alulod natin. Nakadirect na rin po siya dun sa ating drainage. Yan. Then, meron din po tayo ditong awning na nakatapat sa bintana. Dun din nakalagay yung ilaw natin. So, makikita, pakita mo ito, misis. Kapal, no? Firewall natin, sobrang kapal. Diba? Tara, pasok tayo. Yan, proceed naman tayo ngayon sa second floor para makita na yung 3 bedrooms ng toilet and bath. Ano yung layout, ano yung design para mas lalo tayo ma-inlove kasi actually na-inlove kami dito ni Mrs. kasi yung layout niya ang ganda pagpasok mo dito yung hagdan. Ayan, so sa hagdana naman natin kung makikita nyo, nakatiles na rin po yan, complete finish kasi yung ino-offer natin dito yan, hindi siya tinipid, even the pot step natin, yung concrete kung saan nakalocate tong mga handrails natin, cementado po yan, 1, 2, 3, 4, 5, cementado po yan, nakatiles na rin po, handrails natin po is tubular, bakal. Meron lang po siya sa ibabaw na wooden para sa design natin, di ba? Mas maganda siya tingnan. Kasi kung makikita nyo, yung hagdana natin, although matarik siya, pero standard naman po siya sa mga in-offer natin o sa mga gawa ng bahay. So standard naman siya. Tara. Yan. Dito naman, pagkatapos ng 5 step natin, yung succeeding natin is puro na po kahoy. Kahoy na po lahat yan. Okay. So yan, dito naman po, kung makikita nyo, nakatapat po itong sliding windows natin dito, dito sa hagdanan natin. Kaya ito yung umaga, yung na kailangan lagi ng ilaw kasi maliwanag naman tayo kasi may sliding windows tayo rito. Yan. Then, pagpasok natin dito, ang laki pa ng hallway. Tingnan yung hallway nyo natin dito. Di na ako mag-mention ng ibang project ka, pero kung i-compare nyo sa ibang duplex, twin homes na ino-offer namin, ibang-iba po ito. Ang laki ng hallway. Tapos dito, Bago tayo mag-proceed sa first room, pakita lang natin yung hallway. Ayan o, meron ka pang parang pwede kang maglagay ng isang upuan dito, tambayan. Ayan, tara, first bedroom tayo. Bago tayo first bedroom, meron pa po tayong barrier na rito, naka-ready. Metal, tubular, sa ibabaw po kahoy. Ayan, first bedroom. Yan sa first bedroom natin, kung makikita nyo dalawang bintana po. Yung ceiling, para may idea po kayo, ang height ko po is 57.5.
Yan po. Kaya sa katasag mo ng i-video ba, misis, at bumababa na yung, no, para na si Winnie the Pooh. Yan. Yan po. Ayan po siya kataas. Yung ceiling natin. So, ganyan na rin po yung turnover sa atin. Dalawang windows na sliding window. Yan. May outlets po tayo. So, hindi pa talaga siya tapos. Kaya kami kita nyo nakaangat pa po yung mga outlets natin. Yan, outlet. Yan. Siyempre, dahil sa excitement namin na ipakita sa inyo to. Kasi ang ganda ng project na to. Tsaka dito, pwede kayo pag-ibig membership. Or di ka kaya, kung hindi ka pag-ibig member, pwede ka dito mga kabahay. Tara. So, toilet and bath po. Ito naman po yung toilet and bath natin dito sa second floor. So, common toilet and bath din po siya mga kabahay. Yan. May lavatory, toilet bowl, faucet. Yan po. Naka-ready na rin kasi yung outlet sa yan. So, hindi pa siya ganun kaayos mga kabahay. Pero may ceiling na din po siya. Yan. Plastic PVC type din po yung pintuan. Yan. Ano ba unahin natin? Sige dito. Second room. So, this is our second room din po. Sa second room naman natin, may isang bintana po siya na sliding windows. Ito po kasi nakalocate sa harapan, kaya iisa lang po yung bintana. Kasi ito po na yung katabi nyo na duplex. Diba? Kaya isa po yung bintana dito sa isang bedroom. Yung ceiling niya po, 57.5 ang height ko, ganun din po siya kataas. Yan. Then, ayan po, outlet, di pa siya po, okay. Yan. Pintuan natin, common wood po yung gamit. So, proceed tayo sa third room. So, this is our third room. Ayun, ganda oh. Ito yung sinasabi ko mga kabahay, meron siyang, ayun oh, side glass or side windows na ang lakas makasosyal. Diba? Ang ganda niya tingnan kasi parang mas malalas siyang maaliwalas tingnan. Parang mas lumalaki, nag-wide yung bahay. Ayan po yung bintana niya. Siyempre, nasa gilid din po siya. Kaya yung bintana niya po is dalawa rin po. Yan. Sliding windows din po siya. May outlets na rin po siya. Isa, dalawa. Dalawang outlet. Ceiling niya, ganyan na rin po. Common wood. Then yung partition natin dito is drywall po. So, anytime pwede mo natin siyang baguhin. Yan. Ang ganda kasi ng project na to kasi along the highway lang po itong project natin na ino-offer dito sa Springside Gentry Homes. And malalapit po sa lahat, tsaka flood-free small community lang, 188 units lang po tayo rito. Yan, di ba? Ang ganda ng project na to. Yan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung price ng duplex twin homes na ino-offer namin dito sa Springside. Tara! So yun mga kabahay, so nakita nga natin yung ganda ng ino-offer natin dito sa Springside Gentry Homes, which is yung duplex twin homes unit na may lot area na 16 square meter, then floor area naman 60.75 square meter. Complete finish turnover, 3 bedrooms, to toilet and bath in parking space. Along the highway project lang po, ayun na po yun mismo yung ino-offer natin. So ngayon, pag-usapan naman natin, magkano nga ba yung total contract price nitong ganito kagandang model dito sa Springside Gentry Homes. Ayan, isa pa nga sa mga magandang balita namin dito mga kabahay, available po ito through Pag-ibig Financing mga kabahay. Kung hindi ka naman po member ng Pag-ibig po, welcome naman po dito kasi meron pa tayong another financing po. Meron po tayo ditong National Home Mortgage Financing para sa inyong mga kabahay. Sa lahat ng nangarap magkaroon ng bahay, magkaroon ng sariling bahay, mas pinadali po dito mga kabahay. Tara pag-usapan natin ngayong total contract price. Ayan, pag-usapan na nga natin ngayong total contract price ng ino-offer natin dito na duplex twin homes unit. Yung total contract price niya po is 2,911,73.98 po. Then yung magiging equity naman po natin is 582,214.78 po. So yung reservation fee naman natin is upward na upward mga kabahay. 15,000 only mga kabahay. Then yung reservation fee naman natin, ilalas po natin yung sa down payment. Yung magiging balance natin sa down payment, 567,214.78 po. So mahaba pa naman yung term natin dito. Yung down payment term natin po is payable naman po siya for 18 months. Yung magiging down payment natin is 31,511.93 po. For 18 months po yun. Then yung magiging monthly amortization natin for 30 years sa Pag-ibig Financing is 17,631.05 po mga kabahay. Yung required income natin for 30 years po is 50,374.42 mga kabahay. So yung katulad naman mga kabahay, kung just in case di nyo po mamimit yung required income for the single income, pwede naman po, allowed naman po dito ang co-borrower mga kabahay. Pwede po lahat ng KKK dito mga kabahay. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, kapitbahay, kaaway, kakilala. So, allowed po dito mga kabahay para ma-meet natin yung required income mga kabahay. So, yan. I'm sure ako nagustuhan yung mga kabahay. Huwag mo nyo kalimutan i-like yung video namin na to. Subscribe na rin po kayo. Pindutin nyo rin po yung bell button para updated po kayo sa mga bago namin videos katulad po nito mga kabahay. And again, ako po si Randy Salvador.
aking asawa si Julian Salvador, kayo po ang susi at tulay patungo sa pangarap ng bahay. Bye-bye!